For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Then we also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward that they that are Christ is coming. Then come at the end, when he shall have delivered up the kingdom of God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. Okay, yun muna tayo. For the last enemy that shall be destroyed is? Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, muli ang pag-aaralan namin. Nawa ito ay maging malinaw sa amin, Panginoon, na mayroong resurrection, Panginoon, at kami po ay mag-resurrect din sa rapture, Panginoon. I pray, maintindihan po namin gaano ka-importante ito, Lord. Yun ang binibigyan ng diin dito, Lord. And of course, yung blessing dito, kung may ligtas ay kami pa yung makapiling nyo. Yung iba pa, kung mga hindi pa ligtas yung iba, Panginoon, I pray, maligtas din po, Lord, sila. Gamit niyo mga salita niyo, Lord. Masyaran din po, Lord, sila. So, maraming salamat po, Lord, sa napaka-maraming bagay, mga blessing. Kayo pong ibigay ng katagumpayan ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ang gandang hapon po sa lahat. Title po nito is Death, the Last Enemy. Okay, Death, the Last Enemy. Tagalog, kamatayan. Palagay na yan dyan. Ano? Palagay mo na dyan. Matapon pa yan eh. Laglag. So, sino ditong takot mamatay? Sinong gusto nang mamatay? Kayo, hindi kayo takot mamatay? Ha? Diba, nakamask, di ba? Baka magka-COVID. Okay lang yan, di bawal yan dito, pero... Sabi nga sa inyo, lagi kong example sa soul winning, ibang tao mas takot sa virus eh. Nga daw sila magkasakit. Eh pag healthy ka naman, halos hindi mo kailangan, hindi talaga, hindi mo kailangan pa-hospital. According sa data, yung mainstream media lang ang maano, tinatakot kayo. Kaya, may simula na ha. Mainig lang, kasi ano yung ano natin eh. Seryosong topic, okay? So, hindi masamang matakot sa kamatayan kasi lalo yung mga bata, kasi nakita mo yung aso namatay. Siyempre, masama. Pero aso lang yun eh. Tayong mga tao, lalo na, kasi may langit at may impyerno. Sino gusto sa impyerno? Sino gusto sa langit? Sino gusto sa impyerno? Hindi ako. Kaya nga dapat maligtas tayo. At ma-cover natin dito yon yung gospel, yung sa introduction nito, yung gospel. Para saan ang gospel? Para maligtas yung mga tao. So, yun ang pag-uusapan natin, ha? O sino sigurado na dito sa langit? Yung totoo, ha? Hindi ka pwede magsinungaling dyan. Kahit magtaas-taas kamay ka dyan, hindi na ligtas ako kasi nagtaas ako ng kamay. Hindi ganun. Kaya tanong ko lang kayo, mababa na. Kasi napaka-importanting bagay niyan. Dahil, especially sa time natin ngayon, madaming lokohan. Tandaan niyo po ngayon, sino naglalaban ngayon? Mainit yung laban ngayon daw eh. Sino naglalaban ngayon? Si? Saan? Sa politiko, si ano, yung mga pare-pareho namang manluloko yan eh. Ngayon, tas may gera pa sa Russia, sa Ukraine. Yan, okay. Pero walang kwentang labanan yun. Sabi mo, mga politiko, magkakaibigan yan. Alam nyo ba yun? Papalabas lang yan. Kunwari, gaaway. Nakaupo na, tayo talo dyan sa mga yan. Kasi yung buwis natin, yun ang pinag-interesan nila eh. Natotoo lang. So, kaya walang kwentang labanan yun. Pero lahat ng labanan ay
May conflict na. So, pero ang pinakamatinding labanan talaga, totoo, yun nga, si Satan tsaka ang Diyos. Ngayon, ang Diyos, siguradong panalo. Kaso, tayo, pwede tayong maging, ang tawag dyan, talunan din tayo. Parang ito nga, itong kahit sino manalo, si BBM o si ano, sino man, talo pa rin tayo eh. Yun nga, kung hindi ka yung buhay mo, hindi mo nilalaan sa tamang bagay. Talo ka talaga. Wala kang panalo eh. Katulad niya, bumili na, nangutang na naman. Sinong ano yun? Saan pupunta yun? Eh, dinodonate nga lang yung ano eh. Bakuna. Sa ngayon. Sa ngayon yan. Pag marami na takot dyan, bebenta na yan. So, talo tayo dyan. Ngayon, ang... Kaya dapat dun tayo sa programa ng Diyos. Wala tayong talo. Pero gusto ko sabihin dito, yan. So kaya yan, may mga lokohan sa religion kasi labanan nga yan. Okay, nabalitaan ko, yung ibang umatin dati dito, nasa na? Diba? Either tinatamad na o naloko na. Pinawarning nga naman natin. Okay, ganyan din pwede mangyari sa inyo, kahit sino dito. Labanan yan. Pag, uy, punta ka sa church. Diba? Labanan na yan, diba? Anong isipin mo na? Kinatamad ako eh. May masakit sa akin eh. Kung ano man yan. Ganun po yan. Labanan yan. Eh kung hindi mo may panalo yan, kahit andito ka na, hindi ka pa nakikinig, talo din. Diba? Talong talo yun. Nakapanggulo ka pa. Diba? So, nasa labanan po tayo. Pero maganda dito, panalo yung sa Panginoon. Kung sa Kanya kakampi. At kaya dito, umpisa na natin ha. Moreover, brethren. So again, ang, so far yung team ng First Corinthians, kumpleto na eh. Kasi nga, ito yung church, kinakausap, nang nagplant doon si Paul. So kinakamusta sila, may mga problema. So kaya habang sila ini-instock ng ni Paul, at ang Panginoon, natututunan natin yung mga instruction din, okay? So, kung naalala nyo pa, yung mga team dito, may nag-aaway, ano pa? Yung may nag-fornicate, diba? Naalala nyo yun? At hindi yun eh. Ano pa? Yun nga, yung may... Yung namatay ng asawa. Hindi actually sinabi yun, pero malamang, diba? Ano nyo yun? Parang mother in... ano ba? Mother-in-law, parang gano'n, asawa ng tatay niya eh. So ano pa, yun gano'n, mga inggitan. And then of course, yung inabisado nyo, yung mga gifts, diba, last week. So ba't sinasabi yung importante kasi yun sa ministry? Ngayon, patapos na po kasi ito, no? Second to the last chapter na to. Kaya, babalik na naman si Paul doon sa pinaka-importante, bakit ba may church, diba? Kaya tayo, soul winning na ulit, laging gano'n. Maraming churches ngayon, wala na soul winning program. Pautuan na lang, uto. Oh, ito, parang mauto itong mga taong to para maging member natin. Parang ganun eh. Ay, wala tayong ano dun. Ginagawa lang natin yung kailangan ng ating gawin. Tuturo natin. Pag ayaw nila, wag. Kung gusto, welcome. Magbabalik loob, okay din yan. Amen? Basta ayusin nyo. Kaya sasabi mga bata, papayag ka ba may maglalayo sa'yo sa Diyos? No, huwag kong napapayag. E paano nilalayo ko ng barkada ko? Kaya yung antok ko, nilalayo ako sa Diyos. Labanan mo, di ba? Yung barkada ko, hindi mo, yung paglaki-laki mo, hindi mo kailangan barkada. Kala mo, kailangan mo yan. Sabi ng iba, oo, pero hindi rin. Salamat nga sa bansa natin, kahit paano naman, iniiwasan din yan, yung... Mayos. Sasabi lang eh. Makinig ka kasi mag-focus ka. Alisin mo yung mga laruan mo. Alisin mo yan. Okay, nasa na ba ako? Nasabi ko sa inyo eh. So, yan, yung mga gifts, kailangan yan sa church. Tapos, tapos tayo sa 13, yung love. Diba? Maganda yan eh. Kasi yung iba, peke na din. Peke na. Sa church, maraming peke. Diba?
So kaya inaaral natin yun, yung tunay na pag-ibig, galing yan sa Diyos. Gayahin natin ang Diyos. Amen. Ngayon, mga bakla, umuuso na naman sila sa June. Next month, di ba? Madalas, sasabihin nila sa atin, di mo dapat mahal mo lahat ng tao eh. Tama ba yun? Lahat, sige, okay ako doon. Except, may exemption doon. So, ganun din sa Diyos. May tamang pag-ibig. Pero later, kaya pinapagalitan kayo. Bakit? Kasi pag di kayo nakikinig, si pastor, hindi si pastor yung parang ano, yung lagi kayong, may mga pastor na gano'n, alam niyo, siya yung pinaka, mahal niya ng mga bata, mahal niya ng matanda, mahal niya lahat. Ako, gano'n din, so, dahil mahal ko kayo, kailangan ko ilagay sa tamang direksyon. Amen? Kailangan pagalitan, kailangan palabasin. Ganun po ang buhay. Ganun ang Diyos. Amen? Katapos ko lang sa, hindi pala tapos, sa Ezekiel. Ganun. Panay, ganun. Jeremiah. Galit na galit siya eh. Loko-loko kasi. Pero may mga natira na maayos, matino. So, doon po tayo. Anyway, so kaya dito ngayon, in-instab na ni Paul, malapit na mag-close yung book. Ano ba yung mahalaga sa church? May sabi niya dito, moreover, brethren, I declare to you the gospel. Eh, mga ligtas na yun eh. Pero sinasabi niya, ito yung importante. At pag-aaral natin kasi may mga naliligaw nga eh. So, unang point dito, I declare unto you the gospel which I preach unto you. So, una, kaya yung mga tunay na church, dapat yung mga member, mga ligtas. Kasi yun yung ginawa nila eh. So, una, bago kayo maging member, dapat ligtas ka muna. Hindi yung gusto lang kita dito, wala kang magawa sa bahay. Dito ka na lang, tayo dito, sa syalan, hindi ganun. Yung mga members sa church, mga ligtas, binis sa kanila yung salita ng Diyos, at sabi dyan, yun naman ay kanilang tinanggap. So, ganun po yung mag-member ka sa church, di mo alam kung anong tinanggap mo, anong pananampalataya ng church na yan, anong doktrina, ano bang katuruan natin sa kaligtasan? Hindi mo alam, maraming ganun. So, mali yun. Bago ako pumunta dito, di ba, sineshare lang kayo. O kaya pag nandito na kayo. Pero bago ka maging member, dapat save ka muna. So, kailangan mong tanggapin yan. Kung hindi, hindi ka ligtas. Ngayon, kung hindi ka paligtas, okay lang, matin ka dyan, sana matuto ka. Pero, yun ang importante sa mga seryosong member at magtatagal sa church, una ligtas. Amen? So, ulitin ko, ano daw yung tinanggap nyo? According to this? Gospel. Ano yung preach? Gospel pa rin. Ano nangyari? Next. Wherein ye stand. So, tinatayuan natin yan. Pag galit tayo, pag mali yung turo sa ligtas, kasi marami mapahamak. Imagine nyo na lang. Kaya katulad niya, may mga lumipat ng church, di ba? Hindi ko alam kung tinuturo sa kanila doon. Malamang, niloloko na sila doon. Pero wala tayong magagawa kasi yun lang tulungan sa sarili nila eh. Kaya iba dito, matagal na rin dito, hindi ko alam kung nakikinig. Kasi kung nakikinig kayo, salita ng Diyos yan, may matututunan kayo, maunti-unti at least. Tapos magbabago at magbabago ka. Hindi pwedeng hindi. Ang sobrang tigas ng puso mo dyan. Diba? So, pero kung matalino ay makinig. Kaya sabi dyan, tatayuan natin yan kasi importante yan. Pag parang kinakalaban tayo, anong gagawin mo? Hindi mo kailangan makipaglaban, makipag-away, pero laban ka, ibig sabihin, tatayuan mo yung totoo. Ang sabi sa Bible, ganito, sabi nila, iba, anong gagawin mo? Tayuan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Minsan, hindi madali yan minsan. Pag dumadami na yan, mga kasama mo, against sa'yo, against sa Bible, anong gagawin mo? Tayuan mo lang yan, amen? So, but especially yung gospel. But anyway, sabi dyan, ano daw nangyari sa gospel? By which, pakibasa, ready, go. By which also ye are saved. Okay. Ano daw? Ano daw yung nagligtas sa inyo? Gospel pa rin pag-usapan natin. Una, yun ay preach, tinanggap, tinayuan. Doon nga kayo naligtas. So, mga ligtas ba yung mga tao dito? Malinaw, di ba? Yung ibang tao, hindi ligtas eh. Church-church lang. Pag ikaw, inanampalataya doon sa Panginoon at kasama kasi sa gospel, ano ba yung gospel? Mamaya, iyan dito. Ano to eh? Di-define exactly yung gospel dito.
Ngayon, ano naman itong if, basta yun na, pag tinanggap mo yung gospel, ang Panginoon, mabuting balita ng kaligtasan. Yung pala yung sabihin ng gospel, ha, mabuting balita. Kaya yung iba, di nila maklaim yan. Pag sinira nila, ligtas na ba yun? Hindi ko alam, sana, ha? Ang gospel yan, masaya yan. Kasi mabuting balita nga. Alam nyo ba yung mabuting balita? For example, yan. Yan, mabuting balita tayo this week. Sabi ko sa inyo, hindi ko naman, wala ako, hindi ko inihingam po yun, yung ating sponsor. Wala lang siya, pera nila yun eh. Tayo, katabaho, tayo, ganun tayo. Ngayon, mabuting balita. Biglang nagkusa, ewan ko, wala eh. Mahal na mahal tayo, amen? Tsaka yung gawain. Eh sabi, ito, pastor, ito po yung gagamitin nyo para kapagsimula kayo. Saya, di ba? Ano pa yung mga mabuting balita? Well, gusto niyo pumunta ng ano, alaala. Oh, pupunta tayo. Yes! Masaya ka, di ba? Tsaka pag pinayagan ka na, di ba? Pag hindi, malungkot. Hindi, sa iba, mabuting ba? Mababaw na ilustration lang. Pero pag lalo yung kaligtasan, sigurado ka na sa langit, mabuting balita ba yon? Amen. Kaya yung dinadala natin sa kanila. Ngayon, bilangan ko na tayo ng mga kulto eh. Pero kayo mag-alala doon, laging maraming makikinig sa atin. Ang mahirap lang siya rin, yung mga talagang nabola na eh. Kaya kayo, aralin nyo rin. Kung paano kayo, gusto ba may matuwa sa inyo? Sino marami nagmamahal sa inyo? Taas nga may. O, kita nyo na. Hindi kayo kasi solwino, eh. Pero pag solwino kayo, marami. Men, papasalamat sa inyo. Kahit di mo kilala. Ngayon, yung iba dyan, hindi naman natin magiging member. Kunin nyo po yung mga Facebook ako, kinukuha ko lahat eh. Halos, hindi pala lahat. Yung medyo techie. At least maalala tayo. Madali na follow up. So, pwede kang maligtas at dapat sila maligtas sa mabuting balita. Dahil yun talaga yun, okay? Andun pa rin tayo sa gospel, ha? Ngayon, ano yung sabihin nito? If you keep memory what I preach unto you. Okay? So, may maling turo dito, sabi nung iba. Pag nakalimutan mo ng ligtas ka pa rin ba? Eh sabi kasi, eh if eh, kung naalala mo, eh paano pag nakalimutan mo? Kasi minsan, sinishare tayo, tumanggap dati, ngayon nakalimutan na, ligtas pa rin ba yon? Eh sabi, dapat if you keep in memory, dapat maalala mo, hindi ganun yun. Isabi lang yan, yung sabi niya, kung naalala nyo, parang ganun sa terminology natin ngayon yan, okay? Kaya ganun ang ginagawa natin. Di ba, sinerang ka na dati, tumanggap ka no, naitindihan mo ba? Kung di naitindihan, di sharean mo ulit. Pero kung naitindihan niya, maalala niya, oo nga, no? Nag-pray pa nga tayo, eh. Oo, oh, yun na pala yun. Kaya ganun ang ginagawa ni Paul dito. Isang beses mo lang tatanggapin yung gospel. Kaya kung nakakalimutan mo, di alalahanin mo, pero isang beses mo pa rin nag-decide, di ba? Tinanggap mo yung Panginoon, kaligtasan. At sabi dyan, unless you believe in vain. So again, may negative, di ba? May ano daw pala daw. For example nga, pag sinabing believe in vain, sabi hindi ka talaga nanampalataya, mali yung pagkaunawa mo. For example, nag-pray ka lang, tumanggap ka sa Panginoon. Kaso, hindi mo naintindihan. At or nag-jojo ka lang, o kaya marami kayo ito, nangyari sa mga ito, magkakabarkada, di ba? I-share lang kayo ni Ate Jamie, lahat kayo tatanggap. Eh, syempre, lang ka naman di ako tumanggap. Ay, sumusunod sila, di sunod na rin ako. So, ibig sabihin, no, pag hindi mo naintindihan yun, hindi ka ligtas, kasi nanampalataya ka sa, o mali yung pananampalataya mo, ibig sabihin, walang kwenta, empty. So, kaya nga, sinasabi dito ni Paul, ganun din sinasabi natin, na kaya inaalam natin kung ligtas ba talaga yung nashare natin. Kasi, by faith nga eh, siya naman yung namimili. At bago ka mag-faith, manampalataya, dapat naintindihan mo. So, yan. Okay, malinaw po ba yun? Kasi maraming maling aral dito eh, na kailangan nating sagutin. Okay, kaya natin inaaral to. Okay, ang gospel again, pinapangaral, hindi automatic na bininyagan ka na, ligtas ka na. Maling-mali yun. Okay, napansin nyo yan, di ba? Finish, syempre, inintindi, at saka tinanggap, tatayuan natin, doon tayo naligtas. At yun ay, pwedeng yung iba tumanggap in vain. So, kaya ayusin din natin. Basta tumanggap ka ng maayos, okay yun, ligtas ka nun. Ang sinasabing believe in vain, either hindi totoo itong pinagsasabi natin or hindi ka rin totoong nanampalataya. Okay?
So, ingatan niyo yung kilala. Mayroon na akong sinabi yan. Buti mabait yung bata. Ganun. Post ng mga ano. Sabi ba naman? Ano may sabi ng post niya? Parang obedience yan. Pag naligtas ka daw, sigurado mag-obey ka. Pag hindi ka nag-obey, hindi ka ligtas. Parang ganun yung sinasabi. Malabo yun. May tama doon, may mali. Ano ba yung inobey mo? Lahat ng utos. Kaya mo ba? So, mali yun ha. Ang iyong obey sa kaligtasan, obey the gospel. At paano mo yung obey yung gospel? Di panampalataya, maniwala ka. Yun, yun. Andahan yun ha. Huwag mo yung malilito. Okay. So, ngayon, ito na. I-define niya pa ng gusto yung gospel. Okay? So, ano yung kanina sabi niya? Preach unto you the gospel. Ngayon naman, I delivered unto you. Pag sinabing deliver, di binigay din. So, ito yung gospel pala. Sabi dyan, unto you first of all that which I also received. So, importanteng point na naman yun. Hindi pwedeng natutunan mo na lang yung doktrina, mag-isa mo. Okay, marami mga ganyan, mga kulto. Inapalabas nila na nanaginip ako, pinakausap ako ng Diyos, nakita ko, hinukay ko. Mga vision, hindi ganon. Ang gospel, binibigay sa'yo yan. Okay, napansin nyo ba? Sana napansin nyo ha. So pag wala nag-share sa'yo yung salita ng Diyos, hindi ka ligtas. Okay, kaya kung napansin nyo, yung mga sumasasal sa winning, talaga na-develop ko na kasi panigurado kasi talaga ang dami panluloko kaya ginagawa ko. Oh, ligtas ka na ba ngayon? Hindi pa rin po. Anong kailangan gawin para maligtas? Manampalataya. Nanampalataya ka. Pag nanampalataya ka na, ano ka na? Anak ka na ng Diyos. Oh. Kailan ka naging anak ng Diyos? Kasi po yung iba, kala nila, anak na sila ng Diyos dati kasi nung lagi nilang naririnig sa mga, di ba, sa mga pari. Kailan lang, na-overhear ko. Ganun na ganun. Naalala ko tuloy. Samba ako, hindi ko malala. Basta, pa nasa labas ako ng simbahan. Yun. Tayo, lahat tayo, anak ng Diyos. Kaya hirap na hirap itong mga ito. Kaya tutulungan natin sila. Amen? Hindi lahat ang tao anak ng Diyos. Kailan naging anak ng Diyos? Tumanggap sa Panginoon. At ba't sila, paano sila tatanggap? I-deliver muna yung gospel sa kanila. Ituro mo muna. Okay? So, ganun yun. So, ang mga ligtas, nakatanggap ng kaligtasan, una, tinis sa kanila yung Panginoon, and then, tinanggap nila. Okay? Pero sabi dito, how that Christ died for our sins. So, ano ba yung, ano yung content ng gospel? Anong content nun? Yung ginagawa natin kasi alam nyo na eh. Pero sinasabi ko lang pa sa iba, saka medyo technical din for the record na rin. Kasi ang dami pong maling doctrine. Kaya sabi dyan, yung gospel, dineliver, tinanggap. Ano daw yun? Yung may, how that Christ died for our sins according to the scriptures. So maraming bagay ha. Una dyan, dumunta tayo sa bandang huli. According to the scriptures. Importante yun. Hindi nag-invento si Jesus. Okay, mamatay ako para sa inyo. Dahil mabait na, hindi ganon. Matagal na sinabi yun. Na merong isa, tagapagligtas ang gagawin niya, mamamatay pa sa kasalanan, sa libutan. Sinabi yun. Okay? At according, yung sabihin, lahat yun, magsasama-sama yun. Kasi walang sablay yun, dapat. Okay? So, ganon nangyari kay Jesus, namatay siya according sa sinabi, matagal na. Kailangan may mamatay. Dapat yung mamatay na yun, dapat sacrifice sa bang mundo. Pero paano siya magiging perfect sacrifice? Dapat wala siyang kasalanan. Okay? Hindi natapos doon, sabi niyo, that he was buried, importante din po ito. Kung namatay lang siya, hindi na siya nabuhay magmuli, hindi siya nilibing, ano yan? May mga heresy ngayon, sabi nila, si Jesus daw hindi naman talaga namatay. Nahimatay lang. Maniwala kayo, dahil kalokohan yung mga yan. Nahimatay lang. Kung nahimatay lang yan, ganyanin mo lang yan, at least mga mabuhay yan, di ba? May gising. Parang si, ano, parang iba sa inyo, gusto kong gisingin eh. Okay, so importante yun, siya ay patay. Pag sinabing patay, patay. Walang buhay. Okay, so kaya siya ay, siyempre nakita, patay na siya. Kung naalala nyo rin yung tinis natin last time, si Badata, hindi na pinukpok yung ano niya, di ba? Hindi na siya pinatay eh, kasi patay na eh. Yung mga katabi niya, anong ginawa sa katabi niya? Pinukpok pa yung ano, binali yung buto para mapabilis pagkamatay. Kasi buhay pa eh, humihinga pa.
Eh si Jesus nung gabi pa lang ginugulpi na. Lumalabas na yung dugo kaya yung time na yun talagang wala nang tira sa kanyang buhay. Pero sabi niya, he rose again. Importante yun. Kung namatay lang si Jesus, di naman siya nabuhay, wala siyang victory nun over death. Kaya in-explain natin lagi sa soul winning. Okay? Yung soul winning ha, ito gagawin niyo, soul winning. Okay naman yung pinapakinggan niyo yung nag-soul win, pero aralin niyo rin ba't niya sinabi yun. Amen? So, walang aksidente dyan. Hindi ko kinabisado lang. I mean, kinabisado ko rin, pero hindi lang kinabisado. Lahat na sinasabi ko dyan, may kinalaman para maligtas yung tao. Amen? At nasa Bible talaga yon. Yung iba, tinutulungan lang sila makinindi. Okay? So, yun po ang gospel. Ha? Pwede nating i-summarize dyan. That the, actually, the life, the death, burial, and resurrection. Okay? Yung iba, sinasummarize, ano lang, death, burial, resurrection. Pero ako, sinasama ko yung life kasi gospel, yun yung buhay niya eh. Okay? So, okay din yun. Anyway, sabi dyan, pero hindi natapos doon, dadagdagan lang niya, ibig sabihin kasi totoo to, na nabuhay siya. Iniwala ba kayo nabuhay yung patay? Ay, sabi ko, yun ang pinag-usapan natin eh. Hindi lahat. Yung may exemption. May resurrection yun, topic natin ngayon. Okay? Kaya sinasabi niyang para maniwala kayo na nabuhay talaga siya. Nakita nga siya eh. Ayun, nakita siya ni Cephas, ni Peter. And then after niya, yung 12. So, paano mo sabihin hindi nabuhay? Nakita nga nila. Nakikita niyo ba yan? Nabuhay muli ang Panginoon, Jesus. Namatay, nilibing, nabuhay magmuli. Ano pa? Hindi lang tatlo na nakita sa kanya, hindi lang 12. Okay, kasi po, ganito po yan. Pag, alam mo na, malungkot ka, o kaya nakainom ka, or something. Minsan, yung mga tao pwedeng mag-ilusyon. Naintindihan niyo ba yon? Parang kayo, nung mga bata kami, siya naglolokohan kami pag brown out. Nagkakwentuhan na eh, lalo yung mga matanda. Eh kami, mga bata, nakikinig lang, di ba? Mga doktrina din itong mga ito eh. Sabi nila, uy, ako nakakita akong multo eh. Paano yung nasabi? Di-describe pa nila yan. Ang kwento sa'yo. Pag paulit-ulit mo narinig yung kala mo, totoo na talaga. Di ba? Ngayon, talagang may multo naman. Pero hindi yung multo. Mga demonyo yun. Pero hindi ako iniwalang hayaan tayo ng Diyos na makakita lahat yan. Ngayon, bihira yung nakakita yan. Yung mga talagang, ano rin, isa demonyo na rin. Okay, pero dito, kung tatlo kayong totoong nakakita, kung 12 kayo, medyo matibay na yung ebidensya mo, di ba? Kasi kung yung dalawa, antok-antok, yung isa na lasing, yung dalawa na depressed lang or something, o yung another two, na kwentuhan lang, eh kung 100 ano, 500 at once. Okay, doon sa upper chamber nung ano, sa Pentecost, 120. So, ibig sabihin, iba pa to. Ibang scenario, ibang pagkakataon pa to, nakita nila yan. Amen? So, hindi to bola. Pag sinabing na nabuhay ang Panginoon ulit, totoo yun, established fact yun. Amen? Tandaan niyo po yan. Ba't kayo naniniwala? Basta naniniwala. Ako kahit ayoko maniwala, maniniwala ako sa dami ebidensya. Amen? Totoong nabuhay muli si Jesus. Okay, yun ang pag-usapan natin hanggang matapos tayo. Nabuhay ba si Jesus ulit? Yung nasabi ng Bible, yung nasabi ng mga Holy Apostles, nabuhay siya muli. At tayo din, mabuhay tayo muli. Amen? Hindi pa sa ngayon. Sa rapture yun, nabanggit ko kanina. Anyway. Sabi dito, of whom the greater part remain unto this present, but some are falling asleep. So, ba't sinabi ito? Ibig sabihin niya, para ebidensya yan. Kung ito si nagsulat nito, si Luke, si Paul, maniwala kayo sa akin. At kung ayaw nyo maniwala sa akin, tanungin nyo yung mga buhay. Hanggang ngayon, marami pang buhay sa panahon ni Paul. Si Paul kasi ay latecomer na siya, di ba? So, syempre, mga ibang mananampalataya, bata pa noon, buhay pa yon. Even sa time ni Paul. Madami yan. Yung iba, namatay na. Okay, magsasabi, fall asleep, namatay na. Pero iba, buhay pa. Ang ginagawa ni Paul dito, para maniwala sila. At tayo din.
Kasi nga minsan parang ang hirap intindihin, paano yung patay mo buhay? Paano posible naman yun? Kaya ina-explain dito sa chapter na to. Pupukpukin natin ngayong hapon. Amen? Iba namatay na pero iba, buhay pa, nakita rin nila si Jesus. So hindi lang yung 500, hindi lang yung 12. May mga inano pa siya dito. Okay, so kasi dito parang hindi sila sabay-sabay. Kung naalala niyo yun, di ba? Una, sina Peter and John, then yung iba. Kaya nabanggit si James, then all the apostles. Dali, kanina may 12 na, di ba? Isabihin lang kasi ng apostle, minsan tinatawag din apostle yung iba eh. Okay, pero hindi yung office ng apostle. Anyway, si James sa palagi ko dito, ito yung the Lord's brother. Okay, naging importante kasi yung si James at that time. And then, dinatapos doon, pati si Paul nakita na si Jesus. Ayan. And last of all, he was seen also of me as one born out of due time. So, privilege po yun na makita. Yung sino nakita dito kay ano? Ay Duterte, live. Hindi pa tayo, di ba? May iba yung mga artista, gusto nila pupuntahan pa nila live. Kasi privilege yung makita nyo yun, di ba? Na totoo pala siya, tao, something. So, ang Panginoon niya, hindi po sila nakita lahat ng tao, pero kaya privilege din si Paul, nakita niya talaga si Jesus. Nagpakita sa kanya, okay? So, may mga ilang points siya dito. Sabi niya, for I am least of the apostles that I am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. So, parang nagbabalik tanaw siya sa kung gano'n siya kaloko-loko dati, si Paul. Okay, parang nung nakita niya yung Panginoon, grabe, I mean, yung privilege na yon. Hindi yung para sa lahat dapat, pero kaya siya parang na, ano siya eh, sila ulo ako eh, ba't nagpakita ang Panginoon sa akin? Medyo nagaganon siya dito, okay? Because I persecuted the church of God. Okay, so medyo ano tayo dyan ha? So kaya ganito mga kapatid ha, yung iba sa atin di ba nahihiya? Yung iba nahihiya nang munta dito. Kasi pag may ginawa kayong, mali, di ba? Kaya sabi nga sa inyo, welcome kayo, mag-ayos lang kayo. Amen? Ayusin nyo lang yung attitude nyo. Kaya si Paul dito, para siya nahihiya kasi may pass siya. Amen? So, lesson natin dyan, huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Amen? So, kahit alam mo, mapatawad naman ako eh. Anak naman ako ng Diyos, salamat. Pero nakakahiya pa rin, di ba? Kaya nga last time, natake natin dito sa Corinthians. Maraming galit kay Paul eh. Tataka ka ba? Marami siyang galit. Siyempre, loko-loko siya dati. So, ang hirap nun. Kaya mga bata, hanggat maaari yan, sinasabihan naman kayo, iwas yun ang gumawa ng kalokohan. Amen? Amen. Dahil ngayon, masaya kayo, tinatanggap kayo dito. Pero darating yung time, pag may ginawa ka talagang kalokohan, ikaw na nga may hiya eh. So, malungkot tayo lahat, no? Pero wala, yung ganyan ang kasalanan. Ganyan ang gagawin sa atin. Amen? Ano, pinasok ko lang yun kasi dito para siyang ano eh. Pero ito maganda, ito sana ang gagawin kong title, maganda rin ito. Sabi dyan, by the grace of God, I am what I am. Okay, ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat, pero ngayon, ginawa siyang karapat-dapat. Alam niyo naman kung sino si Paul. Pag sinabi niya, I am what I am, ano, sino ba si Paul? The greatest apostle, pwede natin sabihin gano'n. Ano ginawa ni Paul? Ginamit siya ng Diyos, marami siya na-establish na churches. Ano pa? Dami niyang katuluan, dami niyang unawaan, tinuro niya sa iba. Ang daming naka-attribute sa kanya, na libro. Ang dami. Kilala siya sa maraming places. So yung pala, ganito pala yan. Kahit loko-loko ngayon, di ba? Pwede ka pa rin gamitin ng Diyos. Pero medyo may pagdadaan na ka matindi-tindi. Amen? Kung loko-loko ka dati, ahabulin mo yan. Kung may ginawa kang kalokohan, di ba? Anong gagawin mo ngayon? Dagdagan mo ng kabutihan. Kung dati, sinungaling ka, tapos kilala ka na si ito, sinungaling to eh. Pwede mong tabunan yun ng mabuting gawa. Amen? Hindi kaligtas sa pinag-usapan natin, ha? Yung tiwala na lang ng tao. Amen? So, nakita ka dati, nagnanakaw ka. Pakita mo, hindi ka na nagnanakaw. Masipag ka na. Amen? Yung dati, bastos ka. Ngayon, iba na, di ba? Lagi ka na sa church, maayos yung suot mo. Hindi ka naririnig ng mag, mura. Hindi ka na naririnig mag.
Di ba? Magugulat yung mga yan. Bayaan mo sila. But Neil, dati nagmumura ka, ngayon hindi na. Ayoko na eh. Eh, dati nagmura ka naman eh. Ngayon nga, hindi na eh. Oh. Bayaan mo sila. Iba dyan, mahirap maniwala kasi sila. Naitindihan nyo ba? Pwedeng tabu na niya. Again, si Paul ay loko-loko pero siya ay natutong sumunod sa Diyos. Napakaganda. Kaya sabi dyan, ito yung mga patunay na matindi yung status ni Paul. Sabi dyan, no? And his grace which was bestowed upon me was not in vain. Okay? May binigay sa kanan Diyos. Eh. Pag sinabing bestow, alam nyo ba yung bestow? Binigay. At madalas ay hindi, napakagandang bagay niyan. Madalas ginagamit niya sa mga mana, di ba? Bestow, hindi lang give. Bestow. So, ano yung binigay sa kanya? Ang dami niyang ano eh. Pangunawa, si Paul. Kaya sabi niya dito, hindi yon in vain. Alam niya in vain, namanggit kanina empty. Ngayon naman, walang kwenta na sayang. Amen? Alam niya sayang, bem-bem. Ano, nag-aaral tayo salita ng Diyos dito, hindi naikinig, sayang naman. Ganun yun, yung mga umalis na dito, nanghihinayang ako. Narinig nila lahat ang dapat nilang marinig para matutunan nila. Sayang naman. Nangyayari yun, sayang. Amen? Eh, mga anak mo, minapakain mo. Sana lumaking, matino, gamitin ng Diyos. Pag hindi, sayang naman pag hindi ginamit ng Diyos. Amen? Kaya ganda dito kay Paul, kahit ganun yung binigay sa kanyang sabihin natin grace, biyayanan, matalino siya, nakakaunawa siya, hindi niya sinayang. Amen? E sabi niya dito, okay, dati masama ako, dati loko-loko ako, pero ngayon nasipag ko naman. Ganun ang gawin nyo. Kung nakilala ko ito, dati bastos to eh. Sipagan mo sa kabila. Amen? Huwag ka magpadala na doon. Eh, dati, di ba, TikTok tayo? TikTok tayo. Hindi, ayoko na yan eh. Sige, isang konti lang. Dati, nagaganyan ka naman eh. Eh, ngayon, nare-record lahat yun. Kaya kasi sabi ko sa inyo, huwag kayo magaganyan, nakarecord yun. Baka burahin nyo na kung kaya pang burahin. Amen? Pati mga post yung ano, yung mga iba siya, may mga sungay. Mga kalokohan. Amen? Yung maganda nung pwede mo naman bawiin, pero yun nga, minsan, pag talagang matindi yung kalokohan mo, ang hirap bawiin. Amen? Ano pwede, pero tanggapin mo na mahirap. So, wag mong i-ano sa iba. Eh, hindi mo na pinapatawad itong mga to eh. Gawin mo na lang yung dapat mong gawin. Amen? Eh, dati sinisigawan ako dyan kasi hindi ako naikinig eh. Eh, di makinig ka na ngayon. Diba? Simple lang, diba? Mas lalo na pag nagtanong si pastor, alam mo kasi nakikinig ka nga, naiintindihan mo, diba? Kasi na dito, oh, pastor, nakikinig na siya, ano ah. Si Allen na nasagot eh. Yun ang maganda. Natuloy natin ah, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it were I or they, so we preach and so believe. So bumabalik na naman siya sa gospel kasi nga, importante dito eh. Medyo na focus lang sa kanya kasi ginamit siya ng Diyos. Pero importante, sabi niya dyan, kahit sino mag-preach niyan. Amen? So kaya sabi ko sa inyo, obserbahan ko na lang kayo. Muna. Kung kaya ha. Kasi wala nang pagkakaiba kung pastor yung nag-preach o hindi. Ngayon, yung iba medyo mas marunong. Pero, yung gospel, yun at yun yun. Huwag kayong kapa-intimidate sa iba na ito mga balok, gulaklak yung bibig eh. Kung kaya maraming alam. Eh, basta alam mo yung basic, okay na yun. Amen? Yung iba nga eh, na kukwento na naman ako, na may ganun kasi akong experience, no? So, medyo simpleng tao yung kasama ko mag-soul winning. Pero nagulat ako, ba't nakikinig sa kanya yung tao? Kasi medyo nakaka-relate. Parang iba, minsan ganun eh. Pag medyo may punto-punto pa yan, hindi magunong mag-English, pero marunong mag... Marami kasi dito, mga Bisaya eh. Makaka-relate sa inyo yan. Amen? Amen. So, basta i-preach nyo lang yung gospel at hindi importante kung sino nag-preach. Ngayon, importante naman sa inyo, testimony nyo. Amen? Kung kilala kang loko-loko, ang hirap naman mag-preach. Diba? So, again, pwede mong bawiin yun. Pero, sinasabi lang dito, yung gospel, pinipreach, and then pinaniniwalaan. So ngayon, ito yung i-address niya yung mabilisan ko lang ito kasi paulit-ulit ito eh. Sabi ko ito kanina. Yung ibang tao, sa panahon nila,
Mga Kristiyanong parang nagdududas na may resurrection. Pwede ba yun? So parang malabo, di ba? Siguro again nga nagdududa. Alam mo na. Dalhin mo na lang dun. Para ano. Yung topak na lang si Ayeng. Okay. Ano ba yan? So, nabubuhay ba ang patay? Amen. Hindi lahat. Pero meron. Merong tinatawag na resurrection of the dead. Sinong mabubuhay na patay? Anong klaseng tao? Nigel. Ha? May kapangyarihan. Ganoon saan mo napanood dyan. Kaya matotoo rin yan, no? Kasi Jesus, may kapangyarihan siya at siya naman yung bubuhay sa atin. So, may kapangyarihan ng Diyos. Pero, gusto ko sabihin, sino yung maubuting tao ba o masama? Ha? Anong klaseng tao yung maubuhay magmuli? Ha? Trick question eh, no? Lahat po mabubuhay magmuli. Mauuna lang yung mga ligtas. Okay? Yung pangako dito, kasama ng Panginoon, yung mga ligtas muna yung mga... Pero later, hindi na sinabi dito eh. Yung mga loko-loko, mabubuhay din yan. Kaso, hindi sila buhay eh. Impyerno sila eh. So, pero re-resurrect pa rin. Pag sinabi ko siya resurrect, magsasama po yung kaluluwa at yung kakaibang katawan na hindi na nalulusaw. Hindi na isira. Okay? O, pero saka natin pag-usapan yung mga sa impyerno. Dito muna tayo sa mga sa langit. Okay? Basta kaya sinasabi dito, hindi ko na basahin ito lahat ha, pero sinasabi lang dito, ba't sa'yo masaya nyo nang hindi kayo nainiwala, parang hindi kayo nainiwala, kaya sabi niya dito, kung walang resurrection, eh si Jesus, hindi rin na resurrect, kasi wala pa lang resurrection eh. Okay? At pag hindi na buhay si Jesus, anong pinipreach natin? Eh, lalagi natin pinipreach si Kristo, ay namatay, na lubing, na buhay magmuli. At kami ay nakita namin, yun ang pinipreach nila eh. So, totoo yun. Huwag nyo pagdududahan nyo. Pag nagdududa kayo dyan, isipin nyo bakit. Okay? At pwede tayo mag-usap. Okay? Kung meron kayo. Madalas kasi ganyan. Ano, yung mga nahaluan lang na ibang turo. May mga loko-loko dyan. May mga nagtuturo nun. Na hindi naman talaga siya ano yun. Iba naman yung iba, langit. Hindi naman yan ano, yung totoong langit. Yung impyerno, hindi totoong impyerno. May mga gano'n. Malilito ka nyan. Kaya pag may nagtuturo ng ganyan, pag-usapan natin. Amen? Amen. Sa dito, malino yung tinuturo natin eh. Namatay? Hindi na mabuhay yun. Supposedly, yung iba, hindi naniniwala dito. Pero, sabi sa Bible, yes, may resurrection. Una, ngayon, sa panahon natin ngayon, si Jesus pa lang. Ang namatay na nabuhay magmuli. So, si Lazarus, nabuhay siya, di ba? Namatay ulit. Yung binuhay ni Elijah, ni Elisha, ni Paul, lahat yan namatay ulit. At andun pa sila ngayon. Si David, lahat yan nasa... Ibig sabihin, hindi pa siya resurrected. Yung kaluluwa ng mga ligtas, syempre, nasa langit. Pero yung katawan, alabok na. Yung buto, andyan. Pero sa resurrection, again ha, define natin yung resurrection, yung kaluluwa, magsasanib sa katawan. Pero hindi basta katawan yun. Yun ay ibang klaseng katawan, glorified body sa mga ligtas. Okay, so kaya sinasabi dito, yes, nabuhay ang Panginoon at merong pagkabuhay magmuli. Pag hindi totoo yun, hindi tayo, hindi na tayo totoo. Okay, paulit-ulit lang to eh. At kung hindi nabuhay si Jesus, walang kwenta yung pananampalataya nyo. Kung saan na nakukuha nyo to, ibig sabihin talagang nakafocus tayo, nakahinge yan sa katotohanan na si Jesus ay nabuhay magmuli. Malinaw sana yan, ha? Kung hindi siya nabuhay, sabi dito, nasa kasalanan nyo pa kayo. Ano yung sabihin? Yung pagkabuhay niya palang magmuli, may kinalaman yon sa ating pagpapatawad sa kasalanan. Okay? Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan kasi yung kasalanan natin ngayon sa atin para mapunta tayo sa impyerno. Okay? Pagligtas ka, ha? Okay. So, yun na yan. So, ito pa. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Sa Tagalog, kung wala kang resurrection, dito lang ang buhay. Pag namatay tayo, wala na. Walang kwenta ang buhay. Nakuha nyo ba yun? Nakuha nyo ba yun, mga bata? Kung buhay natin dito lang, sa namatay ka, wala na. Yan ang sinasabi nila eh. Pag namatay, wala na yan.
Patabaan na sa lupa yan. May mga ganun pa, yung mga loko-loko. Yung sinasalvage. Ganun ang utak ng mga yun. Bayaan mo na, okay lang yun. Wala nang konsensya. Eh, sinasabi dito, kaya meron tayong pag-asa kasi si Jesus na buhay magmuli. At yun din ang gusto natin. Pag namatay tayo, patayin tayo dyan. Pinaglaban natin yung katotohanan. Ano? Okay lang yun kasi buhay naman tayo magmuli. Ulit-ulit na ako ha. Yung sabing miserable, walang kwenta. Tandaan nyo po yan, ang buhay, pag walang resurrection, walang kwenta. So, totoo po na nabuhay si Jesus, mabubuhay din yung mga ligtas, mga kasama niya. Okay? Kaya sinabi niya dito, itong katotohanan, si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay and become the first fruit of them that sleep. So, ang significance naman yan, yun nga, nauna lang si Jesus. Siya pa lang yun, yung mga sinasabi kanina nakita, ano nangyari kay Jesus, di ba, naglalago siya sa pader. Ang medyo nag-iba na yung itsura niya, pero siya pa rin. Okay? Medyo mag-iba yung itsura natin. Medyo lang, kasi nga, ibang klase na yung ating katawan din. So, kung nangyari sa kanya yun, siya yung una, edi siyempre may mga susunod. Amen tayo yun, yung mga ligtas. Sabi niya, since man came death, by man came also the resurrection of the dead. So, dapat hindi tayo magtaka na kaya may kamatayan dahil lang sa tao naman yan, kaya Adan. Pero kay Jesus naman, the second Adam na tinatawag din nila, kasi after ng Panginoong Jesus, nag-iba yung pattern sa libutan. Okay, kung yes, lahat tayo mamatay dahil kay Adam, pero pwede tayong mabuhay magmuli dahil kay Jesus. Yun lang yung sabihin niyan. Kaya sabi dito, dapat, hindi yan, ano, hindi magulo yan. Una, may order yan. Okay? So, sabi ko na kanina, una, si Jesus, kasi nga siya yung first fruit. Sabihin siya yung unang bunga. Okay? So, huwag tayong maingit sa kanya. Susunod tayo. Amen? Amen. Kaya ang gandang pag-aralan ito, ano ba nangyari kay Jesus? Kaya niyang gawin to, mangyayari din sa atin yun. Kaya sabi, pagkatapos ng Panginoon, sabi niya, afterward, sino naman daw? Sila na kay Kristo. Okay? Pag Christ, possessive, ibig sabihin, yung na kay Kristo. Sino yung na kay Kristo? Yung mga ligtas, in Christ, yan ang tawag sa atin, mga ligtas. Kung ligtas ka, in Christ. Are you in Christ? Are you in Christ? Na kay Kristo kang ligtas ka, amen? Kaya yan, nauna si Jesus, na-resurrect. Next naman, yung mga ligtas ay mare-resurrect, sabi dyan, at His coming. Ang ganda itong pangunta sa pre-trib, okay? Kasi malinaw dyan, sabi nila, naniniwala rin sila sa resurrection, pero saka na yung second coming daw, kaysa sa Revelation 19, walang maling-mali, amen? Sabi dito, kailan na tayo mara-rapture? Mara-resurrect? Pagdating! Kailan darating si Jesus? Eh, di sa second coming. Saan ang kailang second coming? Di sa rapture, isa lang. Amen? 1 Thessalonians 4 to 5. Malinaw po yung iba, hindi pa yan nakuha yun. Pero yun lang yung sabi ko, pagdating ng Panginoon, yung next na pagdating niya, resurrection na natin. Amen? Malinaw. Then cometh the end. So, hindi na sinabi dito, pero mayroon pa kasi ngayong second resurrection. Ito yung sabay-sabay na yung mga mabuti na nang buhay sa millennium, and then mga masama. Mga pupunta sa impyerno, na-resurrect din, kaso hindi unto life. Okay? Hindi sila na-resurrect, pupunta sa langit, hindi. I-resurrect lang sila, usgan sila, ahatulan, tapos impyerno ulit, balik. Pero yung mga ligtas, sa langit. Amen? And when He shall deliver up the kingdom of God. So yan, ano yung references na sabi ko kanina? Kailan ba i-deliver ng Panginoon? Natapos natin yung revelation, ha? Kailan ibibigay sa Ama yung kingdom lahat-lahat? After the millennium na. Okay? So nakukuha ba ng iba yung millennium? Okay. Ngayon, then the 7 years. Okay? Tribulation and then wrath. Okay, 7 years. Then, 1,000 years ang tinatawag nating millennium. Okay? Tapos noon, ang Panginoong, ang Diyos Ama na ang lahat-lahat. Okay? So, tapusin ko na dito.
For he must reign till he hath put all his enemies under his feet. So, yun nga, medyo, ano na to, sa future na. Pag yung mga, sino mga kalaban ng Diyos? Ngayon, iabang yan ngayon eh. Diba? Si Duterte, may sinabi na naman daw. Totoo ba yun? Hindi naman ako magulat. Sinabi niya talaga yun. Nakinig ko nga yung mga, ibang itong mga ito. Sa amin, kahit sa Mother Diyos, ang daming mga Duterte, hindi ko malaman. Hindi yata, ano eh, ibang ko. Tindi ng panluloko eh. Kesyo, ano daw, patalsikin niya sa Satanas. Eh, biro lang naman yun eh. Paulit-ulit niyang biro yun eh. Pero ang totoo, si Jesus yung pinaka-pinaka. And then, lahat ng kalaban niya, yan, mga mayayabang, yung 80s, yung mga bakla, mga false teacher. Sino ba? Mga bastos. Mga hindi nag-tumanggap sa Panginoon. Ano ba? Lahat yan, destroyed. Okay? And the last enemy, that shall be destroyed is death. Ano sabihin nun? Madi-destroy yung death. Paano? Eh, lahat ng tao namamatay, di ba? Lahat ba ng tao namamatay? Paano madi-destroy yung death? Wala nang death. Eh, lahat nga namamatay. Lahat ba ng tao namamatay? Sa ngayon. Yes. Pero darating yung panahon na wala nang mamamatay. Kasi lahat ng patay, patay na sa impyerno. Yung mga ligtas, wala na tayong kalaban. Anong kalaban mo? Wala na. Ang Panginoon nag-aari. Susunod ka lang sa Kanya. Magpapalain tayo. Sarap ng buhay. Hindi na tayo mamatay. Masaya ba yun? Na, wala nang mamatay. Sino ulit yung takot mamatay? Taas kamay. Wala na. Kung ligtas ka. Amen? Kung di ka paligtas, tapos ka. Kaya sabihin mo kay pastor, amen? Sino pa yung hindi pa sigurado sa langit dito? Hindi pa sigurado, Neil. Sigurado ka sa langit? Si Maddy. Oh, sabihin mo kay pastor. Kaya kahit kayo mamayan, ha? Pag di pa kayo sigurado, at least maging honest kayo. Parang hindi ko alam, paano ba ako puto sa langit? Eh, sinira naman na kayo lahat. Kailangan lang paalala. So doon muna tayo kasi hindi natin matapos. Marami pa. Pero actually iba dito pa ulit-ulit na lang. Binibigyan lang ng punto. Yung pagkabuhay ng Panginoon, yun ang talagang hahatid sa pangunawa natin na makapangyarihan siya. At mabubuhay din tayo dahil nabuhay siya. Mabubuhay din tayo. Anong gagawin natin? San tayo? Obviously, sa magandang place. Amen? Amen. Sa langit. And then, sa lupa. Kasi langit, bababa na sa lupa. So, hindi na lupa tawag dito. Anong tawag dito? New heaven and new earth. Okay? Basta maganda yun sa mga, again, sa mga ligtas. Eh, basta paano naman, kawawa naman yung mga ano, kawawa naman yung, talagang kawawa. Pero ikaw, huwag kang puro awa lang. Kung talaga naawa ka, share natin. Amen? Amen. Eh, yung mga ano nyo, huwag nyo pagpaliban. Bad. Mga mag-anak na ako, kahit ako, minsan, hadlang yung busy. Minsan, talaga nire-reject ka, di ba? Pag ginanyanan ka na, talaga mahirap na yun. Pero pag-pray mo pa rin. Amen? Kawawa talaga sila eh. So, next week, tuloy po natin yan. May application pa yan. Pero, babalikan natin yung ibang idea ng resurrection. Amen? Amen. So, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray. Ngayon po ay maunawan sa amin. Maraming salamat po na buhay kayo magmuli. At ito po ngayon ay mag-reflect din sa amin. Hindi kami dapat takot mamatay dahil totoo na kami po yung buhay magmuli. Hindi pa itong katapusan. Hindi miserable ang buhay namin. Ang miserable po yung hindi naniniwala sa inyo. Takot din silang mamatay. Dahil hindi sila sigurado sa kanilang pupuntahan. But kami, Panginoon, ngayon, tulungan niyo po kami patibayin. Ang pananampalataya sa inyo, especially ba may duda pa. Magtiwala kami sa inyo sa inyong salita. Doon po sa marunong na mag-soul winning, Panginoon, na habang nag-soul win kami, we pray, we preach yung salita, Panginoon, I pray na bigyan niyo ang pangyarihan, Panginoon, yung salita, at maligtas yung mga taong ito. Bigyan niyo kami ng compassion sa kanila. Huwag namin shortcutin, Panginoon. Ituro namin sa kanila medyo mahirap. Kung may kailangan silang tulungan sa ibang bagay, Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan sila, Panginoon. Nandito po sa mga bata dito, Lord, na
Medyo wala pang pangunawa. I pray sila po ay gabayan nyo. Makita nila, masanay sila sa preaching ng salita. Sa din mismo Panginoon ay magtiwala sa inyo at sila po ay lumapit sa inyo. Sa maraming pagkakataon sa kanilang buhay. Hindi po Lord, nasalamat po sa inyong ginawa sa amin. Napakarami. Ang hiningi po lang namin ngayon, wala akong may hingi sa inyo, but gamitin nyo na lang kami. Parang iba yung maligtas din po sila, Lord. Lang po, Lord, kayo mga luwalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.